nilalagnat. So hindi naman natin siya pwedeng persay na magtrabaho. Tapos dito, pag may plastering, installation ng tiles. So bilang nagbibigay ninyo, magtiwala lang po kayo sa mga napapanood nyo. Yan, God bless. Ito, installer, dancer pa. Baka mag... Papang framing. Yon, PVC panel, papa order. Tapos bibili natin niya, yun yung para sa living area. At yung tinuto ko, LED na ceiling lamp. Ah, meron dito, ano? Hindi pa nabubutas. Sa welding natin, itong gate dito at saka, like yun. Hanggang dito lang yan, yung dark gate. Mukhang dating gawin kuya din to, ha? Palang konti. So, nasa 3 meters. Good morning mga ka-Ross! Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. January 3, araw po ng Miyerkules. Ayan, sana naging maganda po yung inyong mga experience ngayong bagong taon, itong pagpasok ng bagong taon. Sana naging masaya din po yung ating celebration sa pagpasok po ng bagong taon. Ito mga ka-Ross, target po namin itong January, ma-turn over po namin yung dalawang project natin dito sa phase 4. Yung second project na ginawa po natin dito at saka yung pangatlong project na ginawa po natin dito. Bali yung sa pangatlo, susubukan natin na ma-turn over ngayong January. Ito rin January 2024, masimulan po namin yung kahit dalawang bagong project natin dito sa Lumina. So ito mga ka-Ross, samahan niyo po muli kami. Ngayong araw po ng Miyerkules, pagka ganito po, bagong taon, may assemble po kami. May toolbox po kami sa site para makapag-meeting. Kapag-meeting po at masabi po natin yung mga bagong mga plano po natin. So, ayun. Maraming salamat po. Sa mga nagtatanong nga po pala ng regarding sa upload video, yung bagong video po natin dito sa first project sa phase 4, ito na po yun. Nakaka-upload lang po natin kahapon. Sa mga hindi pa nakakapanood, please pakipanood na lang po. Then, i-share po ninyo para mapanood din po ng iba. Ito mga ka-Ross, di ko na patatagalin. Simulan na po natin. God bless po sa ating lahat and enjoy watching po. Tara! Bali ayun na, kakatapos lang po natin na mag-meeting dito. Okay, yung deployment natin, ganun pa rin. Dito sa third project natin at saka dun sa fourth project natin. Tapos dito, yung mga pintor pa rin natin. Pero nagpaalam sa atin si Kuya Jun kasi ano siya, nilalagnat. So hindi naman natin siya pwedeng persay na magtrabaho dito. So magpahinga muna. Tapos si Ricky rin, may konti lang inaasikaso. So ito mga ka-Ross, umpisa na uli natin yung trabaho natin dito sa phase 4 nang makarami tayo. So tara. Bali dito sa ngayon na mag-isa lang si Kuya Dindo. Yan kay Dindo, good morning po. Good morning ulit. Yun o. Kasta ang 2024. Yan, maganda to Kuya Dindo. Maganda ang pasok ng ating maganda taon. Oo. Mag-blessing. Yun o. Okay, ito mga po pala yung mga nagawa ni Kuya Jun dito. Yung pintuan. Final na yan, bali i-ano na lang po yan, i-finishing. Ayan din, i-finishing. Tapos sa TV cabinet, halos matatapos na. Pero dito, wala pang nagagalaw dito sa closet. Ayan. Tapos yung kitchen cabinet, dyan, pinuntahan na natin yan noong nakaraan. Doon kila Master Batang, halos patapos na rin sila doon. Yan, pinapa-priority ko na to dahil pag naikabit nila, may kakabit din nila Master Jojo yung mga kornisa. Saka dito sa sliding, humingi pa siya ng konting time para dito sa sliding door, toilet and bathroom, at saka yung pagsusukat nito sa vanity. Yan, medyo humingi pa sila ng konting time. So, ang kagandahan niya lang po pala dito sa mga ginagawa naming project, hindi naman rush. So, pero kasi kami, may target kami para makalipat din po yung iba para dun sa susunod na project para masimulan na. Kaya kailangan po natin na masimulan na yung ibang mga naka-line up na project para ma-accommodate po natin lahat sila. So ito, start na uli si Kuya Rito. Doon naman tayo sa kabila. Okay, dito naman tayo. Eh, si Tamtam, good morning. Hey, good morning. Okay ka na? Okay na. Kayang-kaya na? Opo.
Ay, tsaka si Kuya Richard, good morning po. Ayun na. Ayan na makikita nyo yung mga buhangin namin. Yan, medyo marami pa naman po yan. Sisimutin na lang tsaka dun sa kabilang part. Tapos dito, pag may extra time na bago mag-uwian, yan. Papatab-tab na po natin lahat yan. More on, pwede tayo sa plastering and tiling. Kaso nga lang, kulang sila ng isa rito. Yan, yan plastering dito, tsaka rito. Ito, may layout na to. Ibig sabihin, kapag may layout, kailangan po nasa tamang hulog yung palitada rito. Kumbaga, ililayout yan ng tansi. Susukatan. Dito. Tsaka sa kabila. Eh, si Master Jojo dito pala. Good morning. Good morning. Kami niya yun. Ayan, no? Ayan, may si, ano, si Jamil. Jamil, good morning. Good morning. Happy New Year. Ayan, no? Okay. Cemento. Yan, marami naman. May tile adhesive na kami rito. Yan, medyo madami na yan. Tapos yung mga nagawa rito na nakaraan. Ito, pwede na po tayong maglatag ng gutter dito. Tsaka pwede na rin po mag-install ng trusses gamit yung mga 2x3. Yung mga ibang materialis natin, nandiyan naman sa taas. Ayan, nakatingan natin. Tapos yung gutter dito, ayan, tatanggalin na po yan. Bakal pang lababo. Si Louie, oh. Good morning, Louie. Good morning. Yeah, assemble muna po kami. Assemble. Ito, baka magdagdag na kami ng bistayan kasi nagsasalit-salitan kami rito, naghihira-hiraman. Baka umassemble tayo ng bago niyan. Okay, bali mag-start na po sila rito. Ayan na, nagpe-prepare na ng halo. Tamarai pa rin ano, no? Sahara? Meron pa rin, no? Okay. Okay, start na po sila rito. Yan lang muna yung assignment natin ngayong araw. Bali, plastering. Eh, si Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Good morning, boss. Yun, no? Pinutuloy na ni Kuya Boy yung ano rito. Pag-wiring. Yan, makakapaglagay ka na ba ng, ano, ng breaker? Oh, ikakamit ko na. Yun, no? Ite-terminate na ni, ano to. Ni Kuya Boy. Eh, si Bilog. Good morning, Log. Good morning. Yun, no? Ito yung ating, room partition. Kahapon nga po pala nagpunta si client owner. Ayan, nagpunta po siya pero hindi na kami nagkita. Ito yung dala niya. Log, take 10 metro daw to. Kung halimbawa sumobra, huwag niyo nang putulan. Mas maigi may sobra magkabilang part saka dito. Ano? Ay, hindi na putulan. Oo. Ay, oo, hindi nga talaga mapuputol ito. Wala tayong pang connection ito. Ayan, pwede nyo na ipasok yan. Para bago maglatag ng ano, ang share board. Toilet and bathroom. Ayan. Switch. Outlet. Water supply. Tapos supply ng ano, shower bulb. Ayan. Heater. In at saka release at saka ito outlet para sa water heater. Tapos dito naman po yung ating supply para sa water closet and bidet. Tapos ito water closet. Tapos ito drain. Pero hindi po ganito yung ano niya, yung pinaka as in floor drain. Kumbaga parang ano po yan, may clean out bulb po yan para po sa automatic washing machine. Yan, nagpunta rito si sir kahapon. Ayos. Maganda may ganito rin, no? Patungan. Hindi ka na magpo-provide ng mga ano, ng shampoo holder. Tapos ito, assignment natin. Pwede na ipagpatuloy ito. Installation ng tiles. Yan. Tapos yung pagkakabit ng room partition natin gamit po yung share a board na 1/4. Yan, yan po yung mga gamit natin. Kung hindi hard deflect, share a board. Tapos dito may division pa po yan. Yan, may kulang po tayo sa ano, sa ilaw dito. Bibilin po natin mamaya. Yung para dito. Ayan, sinisimulan uli nila magbistay ng buhangin. So dito, yung
additional na framing na lang para sa polycarbonate. May cover din to magkabila, polycarbonate. Tapos linya ng saksakan doon para sa CCTV camera. Tsaka yung mga ilaw rito. So ito, kapag natapos lahat ng installer dito, dito naman lilipat yung dalawang pintor natin na si Kuya Dindo at si Kuya Jun. Ayan, bali sa shareable, magkukulang na kami nito kasi meron pa rito sa cove ceiling. Ayan, tapos mamaya ka, bibili natin yung ilaw sa All Home. Okay, tapos magpapadeliver naman tayo ng buhangin doon sa kabila. Tapos halos wala naman po sila ibang kailangan, nandito naman po lahat. Yung buhangin natin dito halos saktuhan lang. Tapos ipapaschedule na rin po natin to para mapahakot natin, medyo madami na po. Ayan, galing na tayo rito sa hardware. Bali may delivery po tayo doon yung shareboard na gagamitin pa po sa cove ceiling. Tapos additional na buhangin. Yung nakaraan hindi po tayo nagpa-deliver ng buhangin kasi meron tayong ilang araw na bakasyon. Matatambak lang po siya sa kalsada. So ito may gumagawa naman. Kaya pwede na tayo magdagdag. Bali mga karos, meron tayong naispatan na mga comment, no? Nagtatanong po sila regarding po dun sa isang kasama natin. Okay, ang sagot po kasi natin dyan, so bilang nagbibigay ng deployment sa mga project natin at assignment natin araw-araw, so tinitingnan din po natin mga karos kung fit ba talaga yung isang manggagawa dun sa kanyang mga skills. Kasi lately, napansin po namin, kapag medyo matagal na po sa paghawak ng air compressor at pintura, nagkakasakit po siya. Kaya iniwas po muna namin siya. Tsaka nagdagdag po kami ng tao. Gusto po kasi namin sa kanya, medyo matagal na rin po siya dito, matuto naman po siya ng ibang skill. Ayan, tsaka kaya nag-hard po tayo ng isa pang pintor. Ito po ay matagal na po natin dapat nakasama. Yun nga lang, meron pa po siyang ibang pinapasukan na trabaho noon. Kaya ngayon lang po siya nakapasok uli rito. Walang iba kundi si Kuya Jun. Siyempre, kapag nagpasok po tayo ng marami ng experience sa painting, may babahagi niya rin po yung kanyang skill at saka knowledge sa mga kasama po natin. So, importante rin po yun. So, kaya po gumaganda din po yung trabaho natin. Nandahil na rin po sa mga taong maraming experience sa ganitong klaseng trabaho. Kaya, ayun mga karos, nasagot po natin. So, siyempre, pintor pa rin po yung kasama natin na si Jamil. Sa ngayon, kailangan magtulong-tulungan po muna kami dahil kulang po tayo sa tao. Hindi po kasi tayo basta-basta kumukuha ng tao mga karohos. Siyempre, kailangan yung makukuha natin yung matino, marunong din gumawa at mabait. Yun ang pinaka-importante. Yung flat rate naman po ni Jamil bilang pintor, hindi naman po natin binaba kahit na ganito yung classification ng trabaho niya ngayon. So, ganun pa rin po yung kanyang sahod. So, sa mga nagtanong at nag-comment, maraming salamat po. Sana na linawan po kayo sa aking explanation. Ayan, may mga bagay-bagay po talaga na hindi nyo alam na mga napapanood nyo sa video. Pero may mga dahilan po yan. Ayan, magtiwala lang po kayo sa mga napapanood nyo. Ayan, God bless. Ito, pabalik na tayo sa site. Ayan, may delivery tayo. Yung shareboard at saka buhangin muna. Opya. Yeah. Ayan, binalikan natin si Kuya Dindo rito. Ayan, nagbenerienda. Ayan, break time muna. So, pinakuha po natin yung timpla ng, kagaya sa cove ceiling pa rin. Yung pa rin yung basihan natin. So, medyo dark gray to. Mas matingkad nga lang ang kulay nito kasi yung finish, quick dry enamel. Tapos, kulang na tayo ng isang litrong, rito, puti. Puti ko yan, puti. Lahat ko nilangin sa isang litro, saka isang litro puting puti. Tsaka painting na. Isang lang, isang bote o dalawa? Dalawang bote. Okay, yung paggagamitan naman po nandito. Yan yung loob. Tapos barnisado po yung mga pintuan. So apat lang naman yung pintuan dito. Yung iba rito, wala nang laman. Ayan, basyon na. Sakto yan, yung mga materials natin kapag natapos.
Kuya, may ano ka niya? Palatandaan ka. Meron, sir. Dito, may mga laundry mo. Okay. Ito naman yung dadalihin ni Kuya. Kapag ka medyo malaki-laki po yung trabaho namin, pwede silang ano, tatlo magsama-sama. Yan si Jamil, si Kuya Dindo, tsaka si Kuya Jun. Yan, pwede silang mag-partner. Ang mahirap lang po talaga sa pintura, kapag ang skill mo ay pintor lang, maghihintay ka ng trabaho, no Kuya? Kaya si Kuya Dindo, maraming skill dyan. Electrician, pintor, installer, dancer pa. Sa so, isang bagay din yan na kailangan din natin maunawaan, kaya gusto din natin sila matuto ng iba para kapag halos mawawala na tayo ng trabaho, ay nandyan pa rin po sila, hindi po natin sila ipo-pull out. Araw-araw may trabaho, yun yung mahalaga. Yan, kaya mas maganda matuto po ng ibang skilled. Alam din po yan ng iba sa mga construction worker. Ang pintor, ipinapasok lamang po yan sa trabaho kapag halos pwede nang mag-umpisa magpintura. Pero paano kung wala pang pipinturahan? So, maghihintay sila ng trabaho. Kaya ang gusto natin mangyari, at maunawaan din ng lahat na kailangan po matuto tayo sa mga ibang skilled at wala pong arte sa trabaho. Yan, kahit maging laborer, basta may trabaho, yan, maganda yun. Ayan, bali dito, nagbe-break time na rin po sila. Ito yung pinapalitadahan ni Kuya Richard. Kaya kasing level na po ba yan ito? Ito, habulin natin to. Ito. Oho, ile-level po rito yan. Yan, level natin to, Tom. Yan, kailangan yung pasamanan nito, naka-level. Sabi sa akin, 90. Tama. Yan, break time. Malakas ba uminom ng tubig? Mm-hmm. Sigarilyo, ano yan ah? Ang tawag dito? May tubig ba tayo? Ayan, bibili tayo. Basag yung takip. Basag yung takip? Nalaglag yan. Naku. Lahan ako sa accounting. Sige, lagyan mo na dyan. Lagyan mo na dito. Nakatrenta. Si Jamil, anong merenda natin? Noodles. Bulalo. Alden? Naku, itiga mo. Katabi mo yung energy drink. Bagay, kailangan. Kanya-kanyang ano tayo, no? Hindi natin sila mapipigilan dyan. Kamusta naman ang trabaho, Mil? Ayos naman. Ayos, yun, no? Ganadong-ganado, ano? Oo. Babawi tayo, bagong taon. Ang jowa na yan. Ah, meron na. Naka, baka magkasakit ka niya na. May jowa ka na. Ayan, ito nga po pala yung tinatrabaho dito. Bale, ito pwede na itong tibagin, yung pa L-type lang. Pero itong pader dito, hindi muna. Para may cover pa siya kasi open pa po itong likod natin. Yan na. Hindi ko pa na-check yung mga gilid nito. Ayan, may babaklasin pang forma dun sa gilid. Siguro wala pang plastering yan. At saka itong medyo mataas. Hanggang dito muna tayo ha. L-type. Diretso sa taas. Huwag muna to ha. Wala pang mga ano, open pa tayo. Yan muna pa L-type. Kung ano yung ginawa mo sa kabila, Mil? Ganun na ganun. Yung kisa mingyari po pala nito, baklas. Tapos papalitan natin yung mga framing para matibay. Ano, para ano, matibay at saka papalitan din ng PVC panel. Yan, bibili mo na tayo ng ano, Tam, bili tayo ng tubig. Dito naman po, kakatapos lang nila mag-merienda. Ayan, nag-determinate na po ng breaker si, ano, si Kuya Boy dito. Tayo ng ano rito, nung cable tie para naka-cable tie yung mga splicing. Partition. Yan ang nag-umpisa na sila rito. Yung opening natin ito. Bababa ka muna ng gist, diba? Tapos 30 cm. Tapos sa magkabilang gilid, just din. Yan, bali meron pong ano rito, open space sa taas para may ventilation. Isa nga lang po pala yung aircon nito, magagaling po dito. Yan. Kung matatanong nyo kung ilang share board yung nagagamit namin, bali ano po ito, 4x8 feet, 4 feet by 8 feet, 10.5 or 11 isa sa 2 bedroom partition.
Sa ganitong kalaking kwarto, tapos dalawang pinto, kasama na yung division niya, yan, labing isang hard deplace or cement board. Dito muna nag-umpisa si Louis sa flooring. Yan yung tinatapos muna niya bago itong ating lababo. Babalik po tayo dun sa ano, sa ikapat na project. So susukatan na po natin 'yon dahil magpapa-order po tayo ng mga ano, mga PVC panel. Bukod nga po pala sa mga pang-framing, 'yon PVC panel papa-order na po natin, tsaka tiles. So uwi muna tayo sa bahay para i-check yung mga pinasa ni client owner na mga tiles na ilalagay po sa bawat area. Bale ito mga Ross, kakatapos lang po ng break time. Yan na. Check natin yung weather. Mainit. Yeah, medyo mainit. Mga Ross, sa mga gusto nga po palang magpa-shoutout dito sa video natin araw-araw, mag-comment po kayo dun sa pinaka-latest na vlog, sa pinaka-latest na video. Yan, para ma-shoutout ko po kayo sa mga susunod na video na paparating pa. Pupunta nga po pala tayo ng office. Bali, fill up tayo ng gate pass para sa mga materialis pa na ipapasok po natin doon sa phase 4. Tara! Okay na pa tayo rito sa office. Ayan yung mga gate pass na kinuha po natin. Okay, tara! Punta muna tayo ng all home bago po tayo dumiretso sa phase 4. Ayan, daan muna tayo rito. Bibiling ko nga po pala yung ilaw na additional para sa living area. Yung una kong binili na ilaw, gusto ni sir ilagay na lang po sa kwarto. Tapos bibili natin niya yung para sa living area. At yung tinutukoy ko yung sa ginagawa nila Master Jojo at nila Bilog ngayon. Alright, dito na tayo. Dito na tayo sa loob. Ito yung napili ni Sir, kaso nga lang isang ano na lang po siya. Isa na lang po yung available. Gusto niya sanang papalitan yung unang binili, kaso nga lang isa na lang. So ito binili na natin. Pero kapag wala naman daw, yung unang binili ko ilalagay lang naman sa kwarto. Bali, kinabit na rin namin to dun sa unang project namin sa phase 4. Ito yung pinabili niya sa akin at napili niya para bumagay daw dun sa pendant light sa dining area. Dinner na rin yan, sir. Nakaano siya, ano? Oo, sige. Ganda, maganda. Tricolor to, ano? Tricolor to. Okay. Ito, ate. Yan, ah. Dumaan muna tayo sa hardware bago tayo dumiretso sa phase 4. Tignan natin yung bago order ni boss. Ayan, ah. Hindi malaki-laki banap nito. So, ano na, January. Mga January, malaki banap nito. Boss, thank you. Thank you, boss. Thank you, sige. Thank you, thank you. Oh, yeah. Ayan, bali mga karawas, ito yung bibiling ko. Sana kaninang umaga, pero ngayon ko lang nabili. Dun to sa ginagawa ni Kuya Dindo. Flat wall enamel, QDE white, at saka paint thinner. Tara. Dito na tayo sa phase 4. Ayan, oh, nabili na po natin yung LED na ceiling lamp. Bali mga karawas, kapag ka napin dito, yeah, meron na bibilhan niya na spare. Ayan. Ayan. Bali ito, pinasabay lang po nung kapitbahay namin. Pundido na po daw yung ano niya, ceiling lamp. Yun o. Kukubera na po yung ating partition. Tapos dito yung division, yung pinaka-framing niya. Ito yung sa dito. Tapos yung isa sa kwarto. Yan dito. Mukhang kompleto na yung tiles natin sa flooring. Oh, kompleto na.
Ayun, naki-ano na, naiabang na po namin yung sa linya ng internet. Bibilhan na lang yata ito ng ano, ng parang outlet niya rito. Ganun din sa kabila. Tapos may mga additional tayo na ano rito, na outlet sa taas. Meron dito yan, log, do. Ah, meron dito, ano, hindi pa nabubutas. Ayan. Ganun din dito yung kinobera mo ito. Eh, meron din dito yan. Yan yung opening para may ventilation. Tapos meron ding outlet dito. Oh, anim lang muna. Anim. Tapos dumating na yung ating karagdagan na shearboard, cement board. Kasi may cold ceiling pa to eh. Umpisa na ni Louie to. Cooktop. Paganyan, V. Oh, paganyan. Pag natapos natin tong ano, yung kitchen counter, pwede na po natin pasukatan to. Kailangan master batang ulit, tsaka dito. Ano na may mga gagawin dito? Bali, ano pa rin po to? Aluminum. Kitchen cabinet pa rin. Tapos sliding door. Aluminum. Screen door naman dito. Ayan yung mga gagawin nila rito. Ito, pwede na sukatan to. Tapos na yung ano rito. Sabay-sabay na. Bali sa tiling na lang po, itong harapan ng bahay. Yan na lang sa flooring. Tapos sa welding. Sa welding natin, itong gate dito at saka may karagdagan to. Ito, dadagdagan po namin ng ano to, ng bakal. Yan dyan. Yan, napansin din ni Sir to eh. Pero sa amin talaga, dinadagdagan namin yan para safe, sa safety. Magkakaroon na ng dalawang kwarto ko. Yung cornisa, nakuhaan na rin natin ng gate pass para dito yun. Yun o, oh, natapos na tong linya ng breaker. Yan, kukumpletuhin na lang. Tapos meron pang ilang ano rito. Spare na bakante pa. Lipat na sa likod. Ang ganda nga naman po kasi talaga tingnan, nakatago. Diba? Dito naman tayo kay Kuya Dindo. Yung binili nga po pala namin, puro tig isang litro na lang kasi nag-a-adjust na tayo. Para hindi naman po sobra-sobra. Yun o. Wow, kinis na. Oo. Sakto lang pala, no? Walang wala na, no? Oo. Thank you, boss. Ayan. Ito na yung nagawa niya, o. Hanggang dito lang yan, yung dark gray. Pero pagdating dito, yan, off-white na po siya. Tapos yung spottings na lang nito kuya para mas lalong kuminis pa pagka ano na na, napindarahan. Okay. Tayo ito, mabagayan lang tong bahay na to ng mga magagandang gamit. Yung swak po sa kulay ng mga interior. Yan, maganda po kakalabasan nito. Ito yung mga tinibag ni Jamil na tam na. Yes po. Yan o. Dupa. Ito additional na buhangin natin. Kagaling po ito sa toilet and bathroom. Ito naman po yung palitada ni Kuya Richard. Palitada. Tinibag ni Jamil.
Ayan. Basic lang. Basic lang. Yung ano nga pala, bibilang ko ng grasa. Ayun. Oh, ito. Puro maso? Oo, maso. Ang bibilang ng grasa. Ang maso. Ito mga karos, hapon ha. So magbibigay na tayo ng update. Pero bago yun ha, shoutout muna kay Sir Cecil. Ay kay Ma'am Cecil at saka kay Sir Jake Martinez. Yan, God bless po sa inyo dyan from UK. Ingat po palagi. Okay, galing tayo rito kanina. Ito na po yung ating TV console. Yun no. So kaya din to, naka ano siya no? Flat wall. Tapos ano sir? QDE white, na off-white. Yung pinaka-finish. Ano, wow, ang ganda na. Pero yung mga pintuan niya, iba yung kulay niya. Ganito yung kulay niya, dark gray. Ganda kapag nakabukas lahat ng ilaw. Ito nga pala mga karos, may plano kami rito. I-consult ko muna kay ma'am kung itutuloy. Yan. Kagaya din po sa ginawa natin doon. Pero ito may ibang design. Parang abstract siya. Pero napakasimple para elegante po yung tingnan. Para bumagay po siya dito. Abangan na lang po natin. Tapos si Kuya Jun, sana magaling na si Kuya Jun bukas at makapagtrabaho. Yan. Okay, negative pa tayo sa mga aluminum. So hintayin po natin sila. Hindi naman nagmamadali si client dito. Kami lang po yung may hinahabol na, ano, na trabaho. Kasi gusto na rin po namin may kabit yung mga aluminum para may kabit na rin yung kornisa. Pag nakikabit na, yung mapipinturahan na uli ng mga pintor. Oh, di ba? Paganda na ng paganda. Ayan na. Tsaka may kabit na rin po yung mga panel para lalo na po makumpleto yung trabaho rito. Ito kapag natayo to, pwede na ikabit yung mga panel po dyan. Mukhang dating gawin, Kuya Dindo ha. Overtime? Sa susunod? Oh, sige. Madali po. Tapos yung sa aircon nga po pala, itatanong ko na rin po kila ma'am kung ilan po bang aircon ang ipapakabit dito. So dito sigurado meron yan. Isa, split type. Pero yung dito, may abang naman po kami. Pero baka hindi pa yata sila magpapalagay. Tsaka kung ano yung mga curtain na gagamitin, kung Korean blinds ba or curtain rod. Pero sa akin dito, dahil sa nakikita ko sa design, Korean blinds ang maganda rito. Yan, babagay po yung disenyo ng Korean blinds. Medyo modern design na po kasi yung bahay. Dito naman tayo magbigay ng update. Ayan yung ating breaker. Yan, all function na po yan. So lahat po nung naka-terminate, pa-function na po ng maayos. Tapos may bakante pa po yan just in case magdagdag. Ayan. Dalawang kwarto. Ayan. Meron na talaga siyang ano rito. Air vent. O may opening. Kailangan po kasi makaano yan eh. Makatawid doon yung hangin at saka yung lamig. Kaya pasadya meron ito. May butas. So ito naman inilevel naman po namin sa ano, sa kama. Kasi baka balang araw magpagawa si sir dito ng double deck o maglagay siya ng double deck dyan. So hindi na po masyadong kita yung ulo kapag nakahiga rito. So kinuha namin yung sukat. Tapos yung mga according din sa mga request niya doon sa linya ng mga outlet. Para sa wall fan, ayan, meron din dito. Hindi pa nga lang namin ito binubutas, meron na nakabang dyan. Ayan, may outlet dito, tapos yung sa internet. Ayan, switch. Ganun din dito sa kabila. Switch. Internet, outlet. Tapos ito, nakabukas na yun dito.
Yung kwarto nga po pala rito, medyo bahagyang mas mahaba ng konti. So, nasa 3 meters to. Ayan, 3 meters. Ayan sa may window. Tapos dito naman, ano na lang po to, 230 cm. Yung loob. Kasi yung haba nitong loob na to, 530. Pag sinukat mo yan, 530. Pero pag sa kontrata, 550 cm or 5.5 meters. Siyempre may mga pader pa, minus natin yan. Kompleto na yung tiles sa flooring. Yan eh. Kasi Master Jojo, sinusulat niya na yung mga ano, yung mga outlet na kailangan dito. 1 gang, 2 gang, tapos mga switches. Yan, bibili na po natin bukas. Bukas yung installation nito, inuna muna yung mga lining ng kuryente. Yun yung gagamitin na tiles. Nasa likod ni Louie. Yan, kulay itim. Okay, yan lang po muna yung update din dito. Medyo makalat tayo pero maglilinis na po sila. Segregate. Para medyo lumuwag. Tapos pag kailangan na magbawas ng gamit, pull out na natin at ililipat mo sa kabila. Bali, bago matapos yung vlog natin, binalikan muna natin tong huling project natin dito sa phase 4. Ayan, yung ika-4. Tapos ito, unti-unti binabawasan na. Ayan, lupa. Tapos kapag ka medyo madami-dami na, ipapatawag uli natin yung naghahakot. Yan. Galing po to sa CR kanina. Pinagtibagan. Gawa ni Kuya Richard. Ayan. Rough finish plastering lang din. Para pagka na gano'n, nag-skim coat yan, makapit. Ay, sa taas pa. Kanina, pina-adjust natin ito sa kanya. Maganda kasi ka-level po ng bintana doon sa harapan. Yan, sakto naman. Tapos sa dito, ipapakain po namin itong ano, yung linya. Papakain sa linya ng palitada. Pero ano pa yan eh, elbow pa yan papunta rito. Tapos dito naman, ayan, unti-unti lang binabaklas yung kisame. Ayan. Yung medyo, yung mga metal paring talaga, malalayo talaga yung gap. Maganda kasi sa ano, sa installation, 30 cm yung gap. 1 feet. Tapos ito, baklas na rin. Cemento natin. Cemento, marami pa. Tapos mga shera board. Yung trabaho nga po pala namin sa mga ganito, mga karos, kapag ka nagbabaklas kami, ino-offer na rin namin na maglagay ng heat insulation. So sa heat insulation, ito na rin po yung ginagamit namin. So sa renovation nga pala ng mga ginagawa namin, medyo magastos lang talaga siya ng konti kasi kinukompleto talaga namin eh. Tapos kagaya nito, binabago namin to na dapat hindi na. Medyo magastos lang po siya. Tsaka yung mga wiring na nakaabang, tinatanggal uli namin yan, binabago namin. Yan na, mas maigi naman na. Kung kayo rin naman po yung tatanungin, mas maigi na yung ganun na baguhin natin para pag turn over, makayos talaga. Kulang kasi, wala siyang heat insulation. Ito. Gagastosan talaga tayo. Yung back extension, pati yung sa gilid, pati yung sa harapan, yan, naglalagay po tayo. Kahit yung gagawing balangkas dito. Okay, ito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Miyerkules. Yan, kita-kita na lang po sa susunod na video. Yan, ingat po tayong lahat. God bless. Paalam po muna.